Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong ibahagi sa banal na Eukaristiya. Ngayon ang 13th linggo sa kalayong panahon. Ang mga una sa ating pagdiliwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Lilo Mangusad, Rector ng EDSA Shari. Magsitayo po tayo. Sa Dios, sa Dios,
kapalit ay gala. Ako'y galak ng iyong hubarin ang aking panlusa. Sa pasasalamat sa iyo o Poon, ay di magsasawa. Mayaman ay nagpakalukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang kalukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Barapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman hinula. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Isang tagapamahala sa sinagoga. Pagkakita ni Jesus ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang sabo.
Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin. At ipatuloy niyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya na napakaraming tao nagsisiksikan. Ano ba? Halos magigita siya. May ilang duwating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus sa kanilang sinabi. Sa halim ay sinabi ng tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang sinanong ni si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus ang gulong-gulong ng mga tao. May mga nananamis pa at nananaguhoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananamis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang ito. Ngunit pinagtawanan siya ng maraming tao. Inalabas niya ang lahat, maliban sa amat ina ng bata, at ang tatong alaga, at sila'y pumasok sa kinuruhan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita Kumi, na ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdating dumaan ng bata at lumakad, siya'y 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigit na pinagpili ni Jesus na huwag ipalam ito kanino man, at inutos niyang di ka na pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli na namin ang Panginoon sa Jesus. Pagsiyumbo mo tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kung ating papapansin yung pandaman natin, senses. Yung pandaman natin, ang madalas na narinig natin ay ang pagtingin at ang pandinig. Pangatlo naman ang pandama, sense of touch. At ang huli ay ang pagtikim at ang nilitira? Pangamoy. Sisimula pa naman, tutulog na kayo. Kung mapapansin natin yung pandama, pangatlo, nasa gitna ng dalawang malalaking pandama natin. Siguro hinihanda tayo sa pagkat sinasabi, tingnan mo ng malaman mo at pakinggan mo ang tawag ng Panginoon. Dahil kung tayo yung may pandinig na at nakikita na natin at meron tayong pananampalataya, maaari na tayong hawakan ng Panginoon upang mangyari ang hiwaga. The miracles can happen if only we can be touched by the Lord. Ito'y magaganap lamang kung tayo'y handa sa pamamagitan ng pagtingin at pandinig. Kaya siguro, napakahalaga ng panghawak. Pamamasin niyo yung mga bata, pag nagkakaroon ng problema, ang unang tinatawag ang nanay. At pag ang nanay tumalima at hinawakan sila ng mga ina, gumagaling ang pakiramdam ng bata. Pero naman yun ba yun? Yes. Merong isang experiment yung ginawa ng mga doktor. Ang mga doktor, alam niyo naman yan, medyo kinakailangan niya na siya tipikong paghahanda upang mabigyan natin ng lunas ang mga pasyente, mga may sakit. Kaya doon sa kanilang pagsasanay, binigyan sila pagkakataon ng in-touch, kumbaga. Kasi yung sinasabi ng mga doktor na ngayon, out of touch na. Kasi ginagawa lang sa mga pasyente, inaanalisa, ayon sa mga preskripto, ayon sa mga libro, itong dapat ibigay sa gamot, itong dapat tumulong sa'yo, at itong gagawin mo. Pero yung pakikipag-ugnayan sa pasyente, nawawala na. Kaya nagkaroon sila ng magpagsasanay, at sinabi lang, ito gagawin natin. Bawat isa ninyo magkakaroon ng partner at sa bawat kasama ninyo, inyong sasabihin ninyong manaroon ng problema. May isang doktor nag-isip, gusto ko safe ako. Sigurista ba? Ayoko magsagata sa nakakahiya kung ano yung mga problema ko. Ang sabi niya kanyang partner, bahay talaga, sabi ng babae, nagkaroon ako ng problema dito sa aking tungkod at hirap na hirap ako lumakan. At siya naman, naramdaman yung sinsiridad ng babae na sabi niya yung kanyang problema sa kanyang diborsyo, pag-iwalay sa kanyang asawa, at naipulalas niya sa kanyang pakiramdam, nagkaiwalay sila kasi hindi niya nanaramdaman ang pagmamahal sa kanyang puso. At sa madaling salita, naunawaan ang kanyang babae, partner, katuwang, ang naramdaman niya at simula na siyang hawakan sa kanyang dibdib. Sa pagkahawak sa kanyang dibdib, bigla siyang nakaramdam ng init, hindi lang sa dibdib,
kundi init ang bumabalot sa kanyang puso. At nun niya muling narandaman ang tunay na pagmamahal. At sinabi niya, mayroon pa palang tunay na pagmamahal sa mundo at kayo pang mahalin ang aking asawa. At humagulgul siya. Noon niya naunawaan ang kahalagahan ng panghawak, yung sense of touch. Noon niya narandaman na ang pandama ay malaki ang nagagawa. Sapagkat sa tagal-tagal ng kanilang pagsasama niya ng asawa, hindi na niya nagawang hawakan ng kanyang asawa, kaya namuwi sa pag-iwalay. Simula noon, gumawa siya ng hakbang para sila magkabalikan. Mga kapatid, ito ang ginagawa at sinasabi ng Panginoon sa ating pagbasa. Sa mas mahabang versyon, meron pa yung babaeng umawak sa kanyang daynaya ng damit at gumaling. Alam niyo na yun, di ba? Yes pa rin. Ang kahalagahan ng panghawak, ang kahalagahan ng pandama. Nakakalimutan na natin ang pandama sapagkat para sa atin na niniguro tayo, ayaw natin damihin ang bawat isa. Ang katotohanan niyan, salamat sa media, ang nagaganap na ngayon ay pag merong hinawakan, kakasuhan ka. Tama? Lalo na mga pare, pag hinawakan ng mga bata, may kaso ka, humanda ka. Pag ang mga babae, hinawakan ng pare, may kaso ka. Ano tawag doon? Inordinate showing of affection. Tama ba yun? Ano sa Tagalog yun? Maling pagpapakita ng pandama. Nakakalimutan na natin na ang kakayahan upang maging tulay ng pag-ibig ng Panginoon ay ang pandama. Sa pamamagitan ng pandama, nakagagawa siya ng mga mirakulo. Sa pamamagitan ng paghawak niya, nabibigyan niya ng pagtingin ang mga bulag. Nabibigyan niya ng pananalita ang mga pipi. Nabibigyan niya na kayang maglakad ang mga pilay. Ngunit kinakailangan hawakan sila ng Panginoon. Kung hindi sila mahahawakan ni Jesucristo, hindi magaganap ang hiwaga. At kung tayo mananampalataya at maniniwala, ang lakas ng pandama ay maaari nating gawin sa isa't isa. Maaari tayong maging kasangkapan ng Panginoon at instrumento upang maipadama natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa-tao. At maaari tayong magpagaling kung tunay ang ating intensyon mula sa puso. Mga kapatid, kung sana lamang bawat isa sa ating mauunawaan na ang sakit at ang pagiging isa ay laging magkasama. Pain, suffering, and loneliness are companions. Laging silang magkasama. Kaya karamihan sa atin, pag tayo'y nasasaktan, umuurong tayo sa ating mga kaibigan. Lumalayo tayo sa kanila. Pumupunta tayo sa isang sulong at nag-iisa natin inaaruga ang ating mga sakit. Tama? Tama pa rin. Pag tayo may nararamdamang sakit, nagtatago tayo sa ating mga kaibigan. Imbis na sabihin natin sa kanila upang tayo matulungan, itinatago natin sa kanila. May cancer ka? Kailan mo malalaman yung pagkakalat sa mga kaibigan mo? Pagka stage 5 na, mamamatay ka na lang. Pero habang maaga pa ako, ito'y nalalaman ng ating mga kaibigan, nakakaroon ng tulong sila sa atin sa pagkatagal ng pandama ay nagbibigay ng kaginhawaan sa ating pakiramdam. At sa pamamagitan nito, nagaganap ang hiwaga ng pagpapagaling ng Panginoon. Mga kapatid, tinatawag lang tayo sa Panginoon, ng Panginoon sa pagbasa nito. Kung tayo ay gagamit nang ibinigay sa ating talento ng Diyos, ang talento ng pandama, maaaring tayong magbigay ginhawa sa isa't isa. Ang maaaring itanong natin sa ating sarili, binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos upang ipadama ang kanyang pag-ibig sa aking kapwa. Nagagamit ko ba ito sa gustong paraan o sinasarili ko lang ito dahil natatakot ako na hawakan ang nalulungkot at nalulungkot.
Sinugod niya ang kanyang mga utong nana upang palayain tayo sa lahat ng nakapipinsala sa atin, gaya ng pagkabuhi at pagkakasala. Lubos na nanalig sa kanyang pag-ibig sa atin, tayo dumulog sa kanya gaya ni Jairo at Manalim. Diyos ng buhay, tinggin ang aming pananalig. Diyos ng buhay, tinggin ang aming pananalig. Para sa simbahang panlahat, nawa lagi siyang maging kasangkapan ng malasakit ng Diyos sa kabutihan ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, tinggin ang aming pananalig. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng ating mga pinunong relihiyoso, nawa magpatuloy silang maging inspirasyon sa sangkatauhan sa hangad nitong labanan ang lahat ng anyo ng sakit at kamatayan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, hindi ang aming panalangin. Para sa mga ahensya ng pamahalaan at mga NGO na nakalaan sa pagtatanggol at pagtataguyod ng buhay, nawa magtagumpay ang mga ito at suportahan ng lahat ng mamamayang tapat. Manalangin tayo. Diyos sa buhay, itigil ang aming panalangin. Para sa mga may sakit at lahat ng nagdurusa, nawa ang alaala ng habag ng Panginoon, katapatan ng nag-aalaga sa kanila, at pakikiisa ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan, ay maging bukal ng lakas. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, tinggi ang aming panalangin. Para sa mga malapit ng mamatay dahil sa katandaan o karamdaman, nawa maharap nila ang kamatayan nang may pananalig at pag-asa sa landas tungo sa buhay na walang hanggan, sa pagtatagpo nila ng Panginoon ng buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, aming panalangin. Para kay Father Nilo, ang pinakamamahal naming rektor sa loob ng 8 taon, patuloy na basbasan siya ng magandang kalusugan, kalakasan, at karunungan upang ipagpatuloy niya ang gawain ng ating Panginoon na kung saan ay higit siya ng kailangan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, hindi ang aming panalangin. Tahimik natin ipanalangin ang mga pansarili nating kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, hindi ang aming panalangin. Panginoong Diyos ng kapangyarihan at lakas, masuyo mong tunghayan, kaawaan at tigilin ang aming mamahilingan para sa kabutihan ng lahat ng aming kapatid, lalo na ang mga nagbubusa. Sinasama nyo ito sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon na siya ng daan, katotohanan at buhay. Amen. Pagsimupo po tayo. Thank you.
at karamalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayan ng banal. Ama namin ulit ha, kami yung pinaming dapat kumanam sa pagdiriw at gahayin ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kagudugod sa mga alay nito sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawa ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Inasa Diyos sa iyong puso at iwa. Inasa namin sa Panginoon. Masalamatan ang Panginoon natin, Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maaasahan upang may mahunang umako sa pananagutan dahil ang nagbong pagbago ang kinaminasang pagkakanya-kanya sa katawan. Bumo ng pagtitiis, siya ay nanalig at ang kamatayan ay kanyang nalubi. Kaya siya ang aming daan para namin masapit ang iyong tapat at maaasahan pag-ibig. Kaya kaysa ng mga ngayon na nagsisiawit at papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan ay nagbubuli sa iyo. Hindi naman pagkatapos ang makulang kinuha niya ang halis. Hindi rin ang pinasalamatan at iniugot yun sa kanyang mga nag-alas sinabi. Kagabihin niyo natin itong inumin. Ito ang halis na ating dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa amin. Magsitayin po tayo. Ipagunyin natin yung isyari ng ating Jesus, Savior, Lord,
namin ngayon mag-alala sa paganda yung kulit magkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyari namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay. Nakalis na nagkakaloob ng mga kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kayong pinarapat at tumayo sa harap ko para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingamin mong iyong simba at laganap sa mong daigdig. Puspusin mo ang isang pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Luis Antonio naming Arzobispo at ng Tanang Kapalingan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sa Diyo'y mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga umanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagitapatid kami lahat ng kasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mga labirhing Marian na ng Diyos ng kabiyak ng puso niya si San Jose. Kaysa ng mga pasulat lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kaluluhod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak namin pa rin o Jesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng pangalan papuri sa iyo, Diyos, sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan na niya. Thank you.
Diyos. Narito siya nag-alis sa mga kasalanan na sa buhay. O, para lang tinatawag sa piging ng kutero. Panginoon, ito ang karapat dapat mong patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay katulong natin. Paunawa sa oras ng kumulyon. Para sa kayusan ng kumulyon, sisimulan natin ang pagbigay ng kumulyon sa mga nakaupo sa unang hanin ng upuan at sunod-sunod na hanggang sa huling hanin. Nakaupo o nakatayong man tayo ay yung mga ushers na gagabay sa atin. Sa mga hindi nakasunod sa dress code, ay mga shorts po na ipahihirap at ibalik na lang po sa ushers pagkatapos tumanggap ng kumulyon. Salamat po.
kaloob ko sa aming pangyaman ngayon si Father Leo. Taos puso kami niyang papasalamat sa halos 10 taon niya ang pinamalagi dito sa aming piling. Ngayon, sa kanyang pag-isa, tumo sa kawan na inilagay mo para sa kanya. Nais namin baunin niya ang magandang mga alaala ng aming pinagsamahan, ang aming pagmamahal at higit sa lahat, ang aming taimtim na panalangin. Sa likod ng kanyang kawalan at kahinaan, ay ginawa at hinila ko siya upang makilaki sa ministeryo ng iyong anak na si Jesus, ang dakilang pari, at ginawang lingkod ng iyong sanggalingan. Patuloy mo siyang kakalooban ng lakas, kalusugan at kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Ang katapatan niya sa pagkapari ay nakasanagay sa walang hanggang biyaya at lakas na kaloob ng iyong banal na Espiritu. Puspusin mo ang kanyang kabuuan ng init ng iyong pag-ibig upang kailanman ay hindi magkaroon ng puwang ang muntimang pag-aalinlangan sa kanyang pananampalataya. Itulad mong patuloy na ipagkaloob ni Father Leo ang ganap ang kanyang sarili, ang kanyang loob, ang kanyang kaisipan, at ang kanyang kakayahan sa ilalim ng mula, at ang kanyang panahon upang walang pasukali at buong katapatang mapaglingkuran niya ang tawang ipinagkatiwala mo sa kanya, na walang hinahangad kundi ang iyong kapulian at kapulian ng iyong simbahan. Nawa ay patuloy niyang matulungan ang kanyang kawan na maisa puso at maisa buhay na si Kristo, ang mabuting pastol, ay bukal ng lakas at pag-asa. Ipinadalangin din namin na ang kagalakan sa pagsisindi sa iyo ni Father Leo ay magsilbing inspirasyon ng mga kapataan tungo sa paglago ng bokasyon, sa pagpapari, at buhay kabanalan sa kanyang bagong pamayanan. Sa gitna ng kalikutan, bunga ng pag-isa ni Father Leo, aming hinihiling na tayong lahat na napasama niya na bilang taon ay patuloy na maging tagapagtaguyod ng pag-ibig, kapayapaan, katotohanan at pagkakaisa, at maibahagi ito sa ating kapwa tungo sa kaganapan ng buhay, kasama si Maria, Reyna ng Kapayapaan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aari kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin magmamahal, buhayin nawa kami ng aming inihahin at pinagsaluhan upang kami pinagpukod pag-ibig mo kailanman. Magkaroon ang bunga at lagi namin maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala. Amen. Sumayon ang Panginoon. At sumayon. Ay pagpanaig ng mga pangyarihing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pag-iriwang, humayon na integrihin ang pag-ibig at kalipaan ni Cristo. Salamat sa Diyos.